kadalasan talaga yung paghirang ng hindi naman talaga kailangan. Live within your means. Concerning the sin offering, gusto ko lang i-apply ang verse na ito. Ay yung mga sin offering sa temple, may mag-o-offer ka ng baka, may mag-o-offer ka ng land, may mag-o-offer ka ng kung ano-ano. Ano sa Leviticus 5:7? If he cannot afford a land, he is to bring 2 doves and 2 young pigeons. O hindi maka-afford ng tupa, sige, pwede lang kalapati. Anong ibig sabihin ng scriptures? Kung hindi mo maka-afford kung pilitin, ilan na-afford mo? Yun lang. Marami nagkakautang kasi they live beyond their means. Hindi naman kaya magpa-party, nagpa-party. Hindi naman kaya mag-aaral sa lasal, naglalasal. Ayaw pa sa Kandula High School. 20 pesos isang taon. Kung bakit pinipilit, ang buti niyo mahirap. Hindi masama na mag-ambisyon. Hindi masama na pa-asentuhin ang sarili. Pero live within your means. Kung yun lang, di yun lang. Bakit ka mangungutang? Marami po nangungutang because they don't live within their means. Another, how to avoid unnecessary borrowing. Be contented with what you have. Masalamat ka sa Diyos. 1 Timothy 6:6, nabanggit na kanina, let me repeat. But godliness with contentment is great gain. Imagine, contentment is great gain. For we brought nothing into the world and we cannot take anything out of it. Totoo naman na, binanganak tayo, walang dala. Aalis tayo, walang dala. Huwag kang magandara pa na masyadong magkaroon ng kung ano-ano. Maiiwan din yan eh. Be contented with what you have. Hindi ibig sabihin na mawalan tayong ambisyon. Kung within our means, pwede tayo maka-afford ng finer things in life, why not? Regalo sa atin ni Lord. But, be contented with what you have and live within your means. Another way to avoid unnecessary borrowing, wait, be patient for God's blessing. Kung gusto kang bigyan ni Lord ng blessing, walang makakapigil sa Kanya. Kung ayaw kanyang bigyan, walang makakapilit. Paano natin pinipilit? Nangungutang tayo. Sa palagay niyo ba, kung gusto kanyang bigyan ni Lord ng halimbawa ay magandang damit, meron kayang power in the entire universe that can stop the Lord from giving you? Wala. Eh, pero hindi ka pa binibigyan, hindi pa panahon. Anong ginagawa mo ngayon? Pinipilit ang panahon, hinihinog sa pilit, kumbaga sa mangga nilalagyan ng kalburo. Ano yung kalburo? Nangungutang para magkaroon na. Kung gusto kang bigyan ni Lord, I'm sure, bibigyan ka niya na, hindi through utang. Ibibigay niya talaga. Wala kang kamalay-malay, biglang lumapit sa'yo si Sister Sarah at bibigyan ka ng napakagandang damit. Sabi pa, mamaya, meron pang gulay yan. Oh, blessing. Pero kung pipilitin mo, ayaw pa ni Lord, nangungutang ka ngayon. Kung bibigyan tayo ni Lord ng blessing, siguro naman hindi through utang, no? Ibibigay niya sa isang honest and honorable way. Pero ang lagi tayo naiinip, gusto natin, sige ng sige, mauna ng mauna. Be patient for God's blessing. Ito pa ang isang napakagandang sikreto para hindi tayo magsautang. Ini-apply ito, ito'y originally addressed to the Israelites after the Exodus. But if the Spirit leads him, and I feel nice about this, we can claim this. Sabi sa Deuteronomy 15:4-6, however, the Lord speaking, however, there should be no poor among you. For in the land that the Lord your God is giving you to possess as your inheritance, he will richly bless you. If only you fully obey the Lord your God, and you are careful to follow all these commands I am giving to you today. For the Lord God will bless you as he has promised, and you will lend to many nations, but will borrow from none. Napakagandang pangako. Sabi niya, kung susunod ka lang sa lahat ng iniuutos ko, mabubuhay ka ayon sa aking kagustuhan, hindi ka maghihirap, magpapautang ka, pero hindi ka mangungutang. Hindi man ito ibig sabihin ng mga kapatid natin na ligipit at nangungutang, ito disobedient siguro. Ayan, nangungutang ito, walang blessing. We cannot be judges. We cannot be judges. But the Lord promised, mabuhay ka ayon sa kalooban ko. Diba ang daming ganyang promise eh? Sa Malakay 3:10 lang eh, sabi, magbigay ka ng isang puno, give your tithes and test me. Kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibabagsak sa'yo, higit pa sa mga bumagsak sa mountain na tubo, ano? Ang mga blessing na hindi mo kaya
magkakanda ataw-ataw ang iyong mga bangan. At sinabi pa sa New Testament, parang salop, liliglig, pinakpak, siniksik, piniksik. Yun ang ibibigay sa iyo. Pero ano? Live within God's will. Kung tayo kuripot sa Diyos, abay ho, natin expect na siya yung magiging generous sa atin. Sabi niya, put me to the test. Let's be obedient to God. Let's live a godly life. At sa godly life, kasama na yung living within your means, working hard, magiging tayong masipag, kasama yun. Hindi yung godly life, gamit kang nakapikit at dasal ng dasal, ayaw mo naman magsaing. Wala pa yatang lumaglag na isang kalderong kanin mula sa langit. Kailangan magsaing ka. And so godliness is not only in prayer and outward piety. Yung tao na ang kamay niya, ang kanyang katawan, inihahampas niya sa trabaho. He's a godly person. Makita niyo ang command ni Lord doon sa Sabat. Pinagkakaguluhan ng napakaraming tao yung kung kailan ang pahinga, Linggo ba o Sabado. Nalilimutan nila yung first half of the command. Sabi ni Lord, 6 days, you shall labor. And on the 7th, you shall rest. Ang pinagtatalunan kung kailan magre-rest, ayaw mag-labor ng 6 weeks. The first half of the command is as important as the other half. And the command is, 6 days, you shall labor. Working hard is godliness. But not all that work hard are godly. But those that are godly are supposed to work hard. Obey the Lord. And give liberally to the Lord. And sabi ni Lord, put me to the test. Sabi nila, bakit ako magta-tight? Kaya sa akin lang ang kapos pa. Use your common sense, no? Hindi pa nila yun. Eh, kaya ka palaging kapos eh. Because you don't trust the Lord. Sabi, trust the Lord. Do not lean on your own understanding. Because the Lord can ask. Napakahalaga. Deuteronomy 15:4-6. There should be no poor among you, for in the land the Lord your God is giving you to possess, as your inheritance, He will richly bless you. If only you fully obey the Lord your God and are careful to follow all these commands that I am giving you today. For the Lord God will bless you as He has promised, and you will lend to many nations, but will borrow from none. In closing, I'd like to ask all of us, do you borrow unnecessarily? Do you borrow wrongly? And when you borrow, do you fully pay? And do you pay on time? Pagka ipinlast dito ngayon sa whiteboard, halimbawa ang mga ledgers ng ating buhay, marami ba kayong utang? Kanino? Nagbayad na ba tayo? Do we acknowledge our loan? Do we apologize for delay? And do you do your best to pay? Remember ang sabi ng Romans 13:8, let no debt remain outstanding. It is sin to let debt remain outstanding. Move that account! Hulugan nyo kahit konti-konti. Makita man lang nung inatangan nyo na meron kayong intention to pay. Kahit etong 5 piso, etong 10 piso, makita man lang. Kapag kaya naman pala, magbabayad eh. Mawala man lang yung inis niya na hindi nyo alam nakangiti na iinis na pala. Ano ba ito? Pinahitan ko tapos nga magbayad. So tayo nagiging dahilan para yung tao magkasala pa eh. Ipakita natin, willing tayo mag-pay kahit konti-konti. Ipakita natin. Mahirap ang may utang. Nagiging alipin. Nagkaroon pa nga tayo ng karanasan nung tayong may mga t-shirt industry dito sa atin. Na yung mga may mga outstanding, hindi mo makita sa church. Siguro kasi nahihiya eh, kasi walang maibayad. Siguro, nag-astos pa nila yung koleksyon. Hindi na tuloy maipakita yung sarili. Kung isa naman, like merong may utang sa iyo isang tao, willing ka naman na to forgive. Pero siya na mismo, ang ano, naglayo sa sarili niya dahil nahihiya. You see? Ang utang oppressing. Nagpapalayo sa mga tao. So, isettle. Hindi ma-settle, make a commitment to settle. Christian, we must not only be free from demonic possession, we must also be free from debt. Para nakakatulog tayo ng mahimbing, na ihaharap natin ang mukha natin kahit kanino, kahit wala tayong nailagay ng mamahaling pulbo sa mukha na yan, kahit ang ginagamit nyo dyan ay sabong perla, pero hindi naman inutang. Ano nga, isang bangka lang kapal lang yung kolorete kung inutang mo naman. Humahalimuyak na ang iyong bango sa utang na perfume.
mas mabuti pa yung natural sense. Live within your means. Be free from death and realize and enjoy what freedom really is. Yung kahit ayaw mong pumunta sa isang birthday, eh, pwede ka mag-refuse kasi wala ka namang utang dun sa may imbita. Iba yung malaya. Malaya ang puso, malaya ang isip, malaya ang dibdib. Sabi ni Lord, you will know the truth, and the truth will set you free. And one of the nuggets of the truth is, avoid na mga utang. At kung may utang, magbayad. In closing, I like to just challenge each one, and let's be silent where we are. Think of all your unpaid debts. Isipin natin lahat ng utang natin, kahit ng elementary pa, kahit ng high school days pa, mga suklay na hiniram na hindi isinuli, mga abaniko na hindi isinuli, kung ano-ano pa. Think of all them. Just ask the Lord to forgive us for being irresponsible. And then let's make a solemn resolution na huwag na tayong maging mangungutang as a lifestyle. At pilitin natin magbayad at may mga existing utang. Acknowledge all that utang and be responsible Christians. Let's be alone with God for a while, each alone with the Lord, then we will all pray together. Tayo na nalangin. Aming Diyos, patawarin niyo po kami kung naging irresponsible kami na Christian. At maski nung araw na hindi ka pa namin kilala, Lord, kinikilala namin na yung utang namin noon, dapat i-honor din namin, maski hanggang ngayon. Patawarin niyo po kami, Lord, kung kami po naging guilty sa pangungutang sa mga unacceptable reasons. And now, teach us to pray. Turuan niyo po kami, Panginoon, na magtiis, maghigpit ng sinturon, makabayad lang sa mga utang namin. At nang makalaya kami, Lord, sa anino ng mga nagpautang sa amin. Salamat, Panginoon, na ang pagmamahal niyo sa amin ay ganap, na ayaw niyo kaming maging slaves of others. You don't want us to be subservient to others, but you want, Lord, that we will only look up to you for our needs. Salamat, Lord, ganun niyo po kami kamahal. Pati ang social life namin, emotional life namin, gusto niyo free. Lord, palayain niyo po kami sa ganitong habit. Turuan niyo po kami ngayon, Lord, to work hard na magbayad and teach us to live within our means and to be contented with what you give us so that we may not have to borrow unnecessarily. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig niyo sa aming dalangin. May your life be our life. May your peace be our peace. May your lifestyle be our lifestyle. At sapagkat mataas ang expectation mo sa amin, Panginoon, at mataas ang expectation ng sanlibutan sa amin, teach us to behave correctly. Teach us to be responsible Christians. Teach us not to borrow unnecessarily. In Christ's name, we pray with thanksgiving. Amen.